Siguradong kabisadong-kabisado na nating lahat ang buhay ng pambansang kamao, Manny Pacquiao, ang lahat ng kanyang pinagdaanan bago niya narating ang kinaroroonan niya ngayon. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang kwento ng pamilyang unang kumupkop sa kanya nung siya'y bagong salta pa lamang dito sa Maynila, ang pamilya Florentino. Taong 1992, mula sa General Santos City, lumuwas pa Maynila ang 12 mga boksingero para mag-training. Sa isang gym sa Malabon sila, sabay-sabay na nag-ensayo. Lahat sila umasa na boxing ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ang hindi nila alam, ilang taon lang mula noon, sa hanay pala nila manggagaling ang pinakamahusay na boksingero ngayon sa buong mundo. Walang iba kundi ang pambansang kamao ng Pilipinas, si Manny Pacman Pacquiao. Lingid sa kaalaman ng marami, 2 taong nanirahan si Pacman dito sa barangay Maysilo sa Malabon. At ang isa sa mga naging malapit siya rito, kay Aling Cora Florentino, na dating may-ari ng maliit na karinderya na malapit sa pinagpa-practice ang gym ni Manny. Matapos ang training, sa karinderya ni Aling Cora dumidiretso si Pacquiao para kumain. Madalas nga raw, panay palista lang si Manny. Nakakabayad lang daw kapag nanalo sa boxing. Doon ako kumakain pag wala akong pera, nangungutang ako doon, tapos babayaran ko lang pag-swildo ko. Tuwing may laban noon at kailangang magpakondisyon, nagpapaluto pa raw si Manny kay Aling Cora. Pagkatapos ng timbangan, nagpapaluto siya ng tinola, nilagang baka, para siya sa resistensya niya, makabawi siya. Kasi diet siya. Si Aling Cora nga raw ang itinuring ni Manny na pangalawang ina niya dito sa Maynila. At dahil mabilis na nakagaanan ang loob ni Aling Cora si Manny, hindi raw naiwasang magselos sa pasikat noong boksingero ang kanyang mga anak. Parang noong una nagsiselos kami, ba't lagi na lang yun inaano ni Nana? Yung hanggang yung accept na rin namin siya na di na rin namin siya tinuring na ibang tao. Parang kapatid na lang namin siya. At dahil kapos si Manny ng panggastos noon sa Maynila kapag walang laban, sumasabak si Manny sa construction at pagtitinda. Batang-bata pa ako, mga 14, 15 years old ako. Construction ako, iba-iba. Welder, pintor, ano ng kalawang, ng mga bakal. Nagtinda rin kami ng mga bulaklak, rose, at saka sampagita. Every Sunday morning sa harapan ng simbahan. Ngunit ang pinakahindi raw makakalimutan ng pound for pound king nang walang pag-aalinlangan siyang tinulungan ni Aling Cora nung siya'y nagkasakit na halos agaw buhay. Wala akong kamag-anak, na-hospital ako, sila ang nag-alaga sa akin sa hospital, sila naghahatid ng pagkain. Minahal nila ako bilang isang kapamilya nila. Ang sarap maramdaman yung tao na hindi mo kaano-ano, tapos yung kumbaga yung suporta at pagmamahal mo sa kapwa ay nandoon. Nitong Huwebes, muling binalikan ni Aling Cora ang dati niyang pwesto sa Malabon, ang karinderya at bahay na tinirhan noon ni Manny at ng pamilya Florentino na ibenta na. Ito yung bahay namin na nabago na. Dati, maliit lang siya. Sa ibaba, karinderya. Bali, kaya lang bumabaha kasi kaya pinataas namin. Ito, bali tumutuloy si Manny. Ngayon, naibenta ko na to kasi lumipat na kami ng Santa Maria. Naibenta ko na to sa pamangkin ng mister ko. Naglalatag lang kami dito ng kutsyon. Sabay-sabay lang kami dyan natutulog. Dito, dati yung karinderya ko, kalakasan pa dito. Kaya lang, naiba na kasi to, nabago na eh. Hanggang doon sa, dyan dumadal sila Manny. Ito yung bilihan ng tinapay ni Manny. Diyan siya ko kumakain ng Spanish bread na paborito niya. Sinamahan din kami ni Aling Cora sa gym kung saan nahasa ang mga suntok ng ating People's Champ na abandonado na ngayon. Ang boxing ring, sira na rin. Isang liko lang sa may amin na karinderya namin. Ito yung dati niyang gym na diyan sila nagpa-practice. Marami silang boxer diyan na nakatira. Nagja-jogging siya mula siya rito sa gym hanggang doon sa
palibot ng buong Malabon. Tandang-tanda pa ng caretaker ng gym nung minsang nakahalubilo rito si Pacman. Gising sila mga 6 a.m., jogging sila. Pagdating ng 8, pupunta sila sa office, nagtatrabaho. Pagdating ng 12:01, nag-insayo sila dito sa gym. Maging mga kapitbahay dati ni Manny rito, syempre, hinding-hindi siya malilimutan. Wala kaibigan, minsan nakakasama ko rin siya mag-swimming, nung hindi pa po siya sikat. Hindi ko po alam kung natatandaan niya pa yun.